Maligayang pagbabalik mga kasolid, pandaraya ni Inoue sa pula sa kamera. Ito ang diskarte ng mga Hapon upang mapanalo ang kanilang alaga. Inoue hinamona ni Mayweather Jr. at Casimiro Atapales update. Iyan ang ating mga pag-uusapan. Para sa ating unang balita mga kasolid, balitang-balita nga sa kasalukuyan ang paghahamon ni Ryan Garcia dito kay Devin the Dream Haney. Nagbigay naman ng pahayag itong si Abel Sanchez. Ika nga ni Sanchez, Devin Haney would beat Ryan Garcia even worse than he did against Regis Prograis. Samantala, update naman kay Devin Haney. Balak ng ikasahan itong si Bill Haney ang laban ng kanyang anak kontra dito kay Jerbon Tatank Davis, pero merong kondisyon na Bill Haney wants Jerbon Tatank Davis to agree to a fight with Devin Haney next at 140 pounds without any rehydration clothes or catch weight. Mga fans na nga daw ang may kagustuhan para makasaang bakbakang ito mga kasolid. Latest ranking update sa pound for pound, binatikos. Heto nga mga kasolid ang pinakalatest update ng pound for pound ranking. Nagunguna pa rin dito si Terence Bud Crawford. Pumapangalawa ang Japanese monster na si Naoya Inoue. Nasa pangatlong pwesto naman ang alaga ni Klimas na si Alexander Usyk. Nasa pang-apat ang Mexican superstar Canelo Alvarez. Pang-lima naman na itong si Demetri Bivol. Pasok sa pang-anim itong si Errol Spence Jr. Pasok sa pang-pito ang kasalukuyang junior welterweight champion na si Devin Haney. Nasa pang-walo naman itong si Jerbon Tatank Davis. Nasa pang-siyam na pwesto naman itong si Chopy Molapes at nakapasok sa pang-sampu itong si Vasily Lomachenko. Kinwestiyon naman ito ng mga boxing fans, bakit nga daw hindi nakapasok ang Mexican monster na si David Benavides at itong undefeated fighter na si Artur Beterbiev. Naging prangka naman itong si Ricky Hatton ang matanong siya kung sino ang mas magaling, si Pacquiao ba o si Mayweather. Pinili nga ni Hatton si Floyd Mayweather Jr. Sa kabilang balita naman mga kasolid, nalalapit na ang bakbakan na sa pagitan ni Marlon Tapales at Japanese monster Naoya Inoue. Bagamat dihado ang ating kababayang si Tapales, pero malaki naman ang chance ang makuha ang panalo. Huwag nga lang daw magkampante ang kampo ng ating kababayang si Tapales sa posibleng maaaring dayaan na maganap sa kanilang bakbakan sa bansang Japan. Matatanda natin sa laban ni Nonito Donaire at Naoya Inoue ay naging issue nga dito ang hand wrap ng Hapon. Illegal nga daw mga kasolid. Huling-huli nga yan sa kamera at binatikos nga yan ng mga ilang expert. May mali nga daw sa hand wrap nitong Japanese monster at pagdating sa gloves na gagamitin, were not factory sealed. Ganon din ang naging issue mga kasolid nang makaharap na ni Naoya Inoue itong si Stephen Fulton na meron din mga issue pagdating sa gloves na gagamitin. Umalma nga dito ang trainer nitong si Stephen Fulton at gusto nga sanang i-pull out ang bakbakan. Heto naman ang issue mga kasolid, Naoya Inoue is cheating with loaded gloves by stacking his hand wraps. Kaya pagdating ng kampo ng ating kababayang si Marlon Tapales sa bansang Japan, dapat maging observer at huwag na huwag papayag sa panggugulang na ginagawa nitong mga Japanese sa laban ng kanilang mga alaga. Marami nga hindi makapaniwala dito mga kasolid dahil si Inoue ay gumagamit ng open tampered gloves para sa kanyang laban. Dahil nga dyan ay naka-walkout itong Japanese monster at kagad namang nagpaliwanag. Ayon nga dito kay Japanese monster Naoya Inoue, yan daw ang rule sa bansang Japan. Kaya sinusunod niya lamang, hindi ng rules dito sa bansang Japan, pabor sa mga alaga. Target naman ang ating kababayang si Marlon the Nightmare Tapales na inakaut nga itong Japanese monster na si Naoya Inoue at naniniwala din itong si Mr. Sean Gibbons na makukuha ni Tapales ang panalo kontra Naoya Inoue. Kaya mga kasolid, magtiwala lang tayo sa ating kababayang si Marlon Tapales. Ito nga ang sinasabi nilang Inoue's Nightmare. Sa kabilang dako naman mga kasolid, hinamon nga nito nga si Floyd Mayweather Jr. si Naoya Inoue na lumaban sa bansang Amerika nang magkaalaman na. Duda raw talaga itong si Floyd Mayweather Jr. dito kay Naoya Inoue.
At di nga daw uubra sa bansang Amerika ang ganitong gawain ng kampo nitong si Naoya Inoue. Sa latest update naman sa ating pangbatong si Cuadrolas, General Casimiro, hinihintay na lamang ng mga boxing fans kung sino ba talaga ang sunod na makakalaban ng ating pangbato. At tila nabunutan daw ng tinik itong magkapatid na Casimiro dahil nga sa pagkawala ng YTC nitong si SB, ang numero unong bumabatikos dito sa magkapatid na Casimiro. Ito nga ang naging pahayag ni Kuya Lodz at kaagad nagpasalamat dito kay alias Pogi. Basta ang ipinapangako lang ng ating pangbatong si Angas ng Pinas, hindi siya susuko, at abangan natin ang pagbabalik ng nag-iisang Angas ng Pinas, Cuadro Alas, Canriel Casimiro. Hanggang dito na lang muna mga kasolid, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan, at sa mga bagong mapapadaan sa ating munting channel, pa-subscribe naman. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs. Brrrr!